guys, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa braces ko. So napapansin nyo na may bungi na ako dahil sinadya talaga yan dahil lalagyan ng tooth implant. Kasi dati nung medyo bata pa ako, binunot yung isang ngipin ko sa taas. Kaya ngayon, lalagyan naman tuloy ng isang ngipin para pumantay yung ngipin ko sa baba. So, as nitong buwan na to, 6 months na yung braces ko. Naayos naman na itong sungkian ko sa baba. Kaya pumantay na siya. Ang problema na lang itong nasa taas, dahil hindi ko lang alam kung kailan malalagyan ng tooth implant itong nabungi kong ngipin. So hindi ko rin alam kung kailan at kung magkano. So itong braces ko ay nagkakahalaga ng 6,000 PLN sa Poland money. So, sa peso ay 70,000 plus 70,300 something. Kinonvert ko kanina. So, yung ang wisdom removal naman, yung ay nagkakalaga ng 450 sa pera dito sa Poland. So, sa peso ay 5,000 plus each. By each yun. So, sa mga nagbabalak magpa-praise dito, hindi ko lang alam kung ang pareho yung presyo o mas mababa o mas mataas pa. At sa mga meron ng braces na balak i-continue dito sa Poland, hindi ko lang din alam kung paano yun, kung hinahanapan pa ba ng certificate, kung ganun. Mag-inquire na lang kayo sa clinic, sa dentist. May mga dentist naman dito na marunong magsalita ng English. Kasi yung dentist ko, nagsasalita naman siya ng English. Pero dahil nakasama naman yung asawa ko, kaya minsan sinasabi na lang sa kanya yung mga kailangan kong gawin o yung mga sa mga susunod kong appointment. So, ano pa ba? Ay, eto, ilalapit ko lang itong camera. So, sa nga pala medyo madilaw yung kulay ng video ko dahil sa ilaw. Kulay dilaw yung ilaw namin dito sa sala. So, papakita ko na sa ilalapit ko na yung camera. So, yan, nilagyan siya ng spring para magkaroon siya ng para lumuwag siya at malagyan ng ngipin. So parang kulang pa, hindi pa yata malalagyan ng tooth implant, kaya nitong May 18 malalaman ko kung baka i-adjust lang, baka palitan lang ng wire o ewan, bahala na. Ayan ang gawa. Dati yung baba ng ngipin ko ay sungkian. Hindi maayos ang pagkakatubo. Ngayon, nagpantay naman na siya. Ito na lang ang problema kung nasa taas at kailangan din magpantay yan. Aayusin pa yan. Siyempre. Binigyan nga pala ako ng dentist ng rubber para makatulong din sa pagpapaluwag dito sa gap ng ipin ko para mas mapadali yung pagluwag nitong gap ng space. Hindi ko lang sinuot ngayon kasi baka nakakasagabal sa video.
Tapos, simula nung nilagyan ako ng brace, hindi ako nilalagyan ng may kulay na rubber na by each braces. Ewan, ganito lang ginagawa ng dentist, nilalagay. Hindi niya ako nilalagyan ng mga may iba't ibang kulay na braces. Gusto ko pa naman sana ng ganun para ganda sana ang tingnan. So, yan ang update sa aking ipin. Ipo-post ko na lang yung mga changes sa mga pagbabago nitong ipin ko. So, that's all for today's guys. Bye!